May kasabihan tayong mga Pilipino na kung ano raw ang puno ay ganoon din ang bunga. Nangyari ito kay Nick, o mas kilala sa mundo ng comics na Nicky Astronomo, isang comics writer novelist na pumalaot sa pagsusulat sa comics noong early 1980s. Anak siya ng veteran comics writer novelist na si Rudy Astronomo na nagsulat din sa mga local comics publication noong early 60s hanggang 70s. Naging assistant director din si Rudy Astronomo sa ilang pelikula na idinirek ni Armando Ruiz David na naging comics writer din noon. Maging ang ina ni Nicky Astronomo na si Belen Astronomo ay nagsulat din sa comics. Si Nicky ay isinilang sa San Pablo, Laguna at nag-aral sa Laguna College at University of Santo Tomas. Then noong 1983, sinundan na niya ang yapak ng kanyang mga magulang bilang isang comics writer. Nagsulat siya ng mga short stories at nalinya rin siya sa pagiging movie reporter ayon sa kanya. Isinulat niya ang life and love life experiences ng mga kilalang kabataang artista noong panahong yun. Ayon kay Nicky, naging writer din siya sa kilala at sikat na TV program noon na Dutch Entertainment, kung saan na marami siyang larawan na ibinahagi sa akin, kung saan nakasama niya ang ilan sa mga sikat na kabataang aktres noon. Nagsulat si Nicky Astronomo sa Gazi at Atlas Publication, pero una siyang nabigyan ng break magsulat ng nobela sa Atlas Publication. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang obrang Julik the Viking noong mid-80s na iginuhit ni Nar Castro at nalathala sa Mighty Viking Pocket Comics. Nang magsulat siya sa Gazi, nagsunod-sunod na ang mga nobelang sinulat ni Nicky Astronomo. Sa interview ko kay Nicky na kanya namang pinaunlakan ayon sa kanya, naging darling of the editors din siya noong late 80s at napabilang sa iilang exclusive writer ng Gazi na napagkalooban ng karagdagang benepisyo bilang manunulat. Naging finalist din siya sa Catholic Mass Media Award. Marami rin siyang mga nakatandem na comics illustrator sa panahon ng kanyang writing career. Ilan dito sina Noli Zamora, sa nobela niyang Dugora, Krisa, Pag-ibig sa Tigang na Puso at iba pa. Si Rol Enriquez ay nakatandem niya sa mga nobela niyang Ayesa, Irsa at iba pa. Maging si Jun Borillo ay nakatandem niya sa nobela niyang Antigua. Si Vic Catan Jr. ay nakatandem niya sa The Three Damatans. Si Mar Santana naman ang nagdibuho ng nobela niyang Lagablab. Si Al Cabral ay nakatandem niya sa Morgus. Ang dibuhistang si Nar Castro naman ang gumuhit ng kanyang Peter Caliber. Si Clifford Renegado sa nobela niyang Monstera. Si Abit Chanco sa kanyang jungle novel na Denara na naiguhit din ni Jimmy Flores. Si June Marcos naman ang nakatandem niya sa nobela niyang Catherine at seryeng Star and Music. Si Rod Manuel ay nakatandem ni Nicky Astronomo sa kanyang seryeng Wide World of Sports at Campus Love Affair. Ang iba pang seryeng sinulat ni Nicky Astronomo at mga nakatandem na comics illustrator ay si Alian Garcia sa maaksyong Top Cup at Wanted Public Enemy No. 1. Si Edwin Chavez ang nagdibuho ng kanyang seryeng Bloody Police Blatter. Si Ren Maglalang naman ang nakatandem niya sa serye niyang Kilabot Bloody Blatter at Supernatural Book 1 and 2.
marami ring sinulat na serye si Nick Astronomo na totoo namang sumukat sa lawak ng kanyang imahinasyon. Dito ay nakatandem niya sina Rick Isiderio sa kanyang Strange Illusion. Si Joey Otaka naman ang gumuhit ng kanyang seryeng Unexpected. Si Orly Villanueva sa serye niyang Katang-isip. Si Vic Francisco ay sa serye niyang Lakbay Pantasya. Si Perdi Bambico naman ang nagdebu ng kanyang Tomb It May Concern. Si Dick Ancheta naman ang gumuhit ng kanyang Weird Fantasy. At si Lex Benko ang nagdebu ng kanyang seryeng Treasury of Folk Tales. Meron ding mga seryeng pangkomedya na sinulat si Nicky Astronomo at ito ay ang Prinsipe ng Kahilingan na iginuhit ni Jesse Flores at Kantawanan na iginuhit naman ni June Borjal at ang pambata niyang nobela na Kapitan Pagong na idinibu ni Louis S. Si Bong Jimena naman ang katandem niya sa love story niyang serye na Dear Someone. Naging hit din sa readers ang mga sinulat na short stories ni Nicky Astronomo. Dito ay muli niyang nakatandem si Rod Manuel sa kwento niyang Masakit Mang Limutin Ang Minamahal. Si Jo Marie Moncal sa kalapating Mababa Ang Lipad at Digmaan. Si Orly Villanueva ay nakatandem niyang muli sa Batik sa Lipunan at Matira Ang Matibay. Si Roderick Makutay ay nakatandem niya sa kwento niyang Sa Tubig sa Ilog. Si Jun Di Pilipi naman ang nagdibuho ng kanyang kwentong Diktador. Si Toti Cerda ang gumuhit ng kanyang kwentong Ang Kambal. Si Ray Lizarda ay sa Ang Manunulat. Si Freddy Fernandez ang nagdibu ng kanyang horror story na Ang Tunay na Halimaw. Si Florence Maglalang naman ang gumuhit ng kanyang love story na Changes. Si Nestor Tanchado ay nakatandem niya sa kwento niyang Ebidensya. Si Delando Nino ay sa Fortune Teller. Si Manny Pantalyon ang gumuhit ng kanyang kwentong Hari ng Samurai at Sino ang Marumi. Si Jun Dayo ay nakatandem niya sa kwento niyang Ilusyon. Si Rene Clemente naman ang gumuhit ng kanyang kwentong Kapuspalad. Si Obet Sapungan ay sa Karunungang Itim. Si Domi Rubinas ang nagdibu ng kanyang kwentong Marupok Ka, Sandy. Si Danny Bautista ang gumuhit ng kanyang Si Dalagang Tupa. Si Rodel Martin ay nakatandem niya sa kwento niyang Tanda ng Pag-ibig. Si Joe Hilario ay Sa Tapat na Pag-ibig. Si Sonny Anthony ay nakatandem niya sa kwento niyang The Wits. Si Bert Gabiano ay sa kwento niyang Berdik at Imbirso. Si Vic Aure Malatbalat ay sa kwento niyang Perfect Valentine. At maraming marami pang iba. Nang maglaho sa circulation ng comics at pagsasara ng mga giant comics industry, isa rin sa naapektuhan at talungkot si Nicky Astronomo, pero hindi naman ito sapat na dahilan para hindi siya maging produktibo sa pamamagitan ng yamang lupa na nasa kanyang tabi lang. Ito ang kanyang pinagyaman at sininok. Katunayan, naging uliran sa kanyang mga anak si Nicky Astronomo sa kabila ng kanyang pagiging single parent. Naitaguyod niya at nagabayan ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral, kung saan naging kaligayahan naman niya ang mga karangalang inaani ng mga ito para maihandog sa kanyang mga naging pagsisikap.
sa comics writer and illustrator's grand reunion ng Gazette Atlas na ginanap since 2011 at ang pinakahuli ay noong 2019. Hindi lumiliban dito si Nikki Astronomo kaya ilang ulit pa rin kaming nagkikita at nagkakaroon ng chance ang makapagkwentuhan sa mga ganitong event kasi ay masaya naming naaalala ang mga nakalipas na panahon kung saan ang mga personalidad na nakakasama namin dito at nakakasalamuha ay naging bahagi rin ng mundong minsan naming ginalawan, ang comics. Siya si Nick, o mas kilala bilang Nikki Astronomo, Filipino comics writer novelist at ang kanyang mga sinulat na obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.